Ang tambalang sobra nating na-miss. The blockbuster royalties are finally reunited on the big screen. John Lloyd Cruz and Sarah Geronimo in Finally Found Someone. Yung nag-look test kami, yung pinaka nag-stand out sa akin is yung fact that they can just sit side by side or just look at each other and there's already chemistry. They don't even have to talk. They even just have to like look at each other or stare at each other and then kinikilig na yung mga tao. It's been 4 years since their last movie. Kung ano yung na-miss nila sa tambalan ng John Lloyd Sarah, babalik, pero this time sa isang bagong istorya. Special po itong tandem na meron kami ni John Lloyd Cruz. Naging special din po siya sa maraming tao, maraming Pilipino. We gladly took the project. Excited lang kami ibahagi itong movie na to. Yan. Ako gusto ko lang siyang makasama. Ate, ano nangyayari? Si Randy! Hindi daw siya makakarating! Ha? Future husband, nasaan ka na? Anong petsa na? When the project was offered to me, I was really surprised. Totoo ba ito nagiginig ko? I-direct ko na sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. I was nervous at first. Eventually, I look at it as blessing. Kaya yun, nilook forward ko yung project, na-excite akong i-direct yung dalawa. Para sa akin, it's a celebration. So yung mga tumangkilik ng nauna namin ginawang tatlong pelikula, sana they can celebrate with us by watching the film. It's a reunion project na natutuwa ako. I humbly acknowledge na inaabangan talaga ng mga tao, especially ng following ng tandem namin. I'm very excited na ibahagi ito. You're the best in this game, Raffy. Kaso lang ikaw, walang idea of romance. I have this new project which I think is best suited for you. Nandito kami because you wanna make sure that you're okay. At babalik si Randy sa'yo. Ako, as Raffy Sandoval, I'm playing a PR strategist na talagang ang pinaprioritize sa buhay niya is walang iba kundi yung trabaho. What makes his story interesting and full of heart is the fact na may pinanggagalingan pala yun. Kung bakit niya binubuhos lahat sa trabaho at kaya niyang kalimutan lahat. And then, I meet her character. Ako dito si Aprilyn Esquera, isang preschool teacher. Dumating na sa point ng buhay niya na gusto niya mag-settle down. Kaya lang, nagkaroon ng problema. Hindi siya sinupot ng fiancé niya sa altar. So, dun na. She believes in love. She believes in happy endings. Dapat, makarecover muna siya. Ang lungkot, kayang-kayang ikembot. Just have to let go. Lungkot, kembot. Lungkot, kembot. Dapat, gumaganda na siya. Wow. Okay lang ba? At pag napaniwala natin siya, masaya siya, then we've done our job right. Ano, ha? Lahat naman po ng mga actors ngayon ay pangarap na makapag-trabaho sa Star Cinema. Bukod po doon, nung nalaman ko na si Kuya Lloyd and si Ate Sarah po yung mga kasama ko, sobrang na-excite na po ako agad. At nag-pray ako, sana matanggap ako. Natanggap naman po ako. Yay. Ako po dito si Noah Alcala. Ako po ay isang PR trainee na sobrang ina-idolize si Sir Raffy. Gusto ko sanang ma-incorporate sa akin kung gaano siya kagaling. Gusto kong magaya yon. But eventually, I realized na ako pala yung may dapat i-share kay Sir Raffy. Since high school, fan talaga ako ng AshLloyd. Yung movies nila talaga, napanood ko at saka ringtone ko pa yan. Yung bebe ko, yan. So, hindi ko ina-expect na makakasama ko sila. Character ko, si Mary. Kami yung nagpapagaan kahit sobrang stress ni Sir Raffy. Kami yung light lang. Kami yung nakanotice yung pag-change ng feelings ni Sir Raffy. Ang sarap lang na pakiramdam na hindi mo inaakala na magiging part ka ng movie. Ang hirap ng role ko dito kasi bakla ako dito sa movie ito. Na ako dito si Gian, social media influencer. Nung na-reassign si Raffy, played by John Lloyd Cruz, kinuha kami ni Noah para maging part ng team, para makatulong doon sa project niya. Para makasama mo yung mga ganitong kategorya ng mga artista, para yung mga bagong estilo na akala ko, alam ko na, sa kanila ko nakikita. Ako yung tatay ni April, main concern ko yung welfare ng anak ko when it comes to their future at saka yung love life. Hindi lang dahil pamilya ko na ang Star Cinema, kundi John Lloyd Sarah to. Ako dito ang mommy ni Aprilyn, ako si Maybelline. Very close-knit family kami. Kinalikihan kasi ni April na nakikita niya na mahilig akong sumulat ng mga love letters. Doon nag-umpisa yung pagiging hilig niya sa pagsusulat. Ano mang kwento mo? Lately, napapaisip ako.
Is it too late to actually want someone in your life? Pwede pa ba? Pwede pa kaya? Kwento siya ng dalawang tao who are trying to define their truth. Yung isang lalaki, ang trabaho niya is to create the truth. Hindi niya kailangan magsabi ng totoo. And he's the kind of person na hindi kayang magsabi ng totoo. And then you have the girl who is so honest with herself. So when these two people meet, yung worldview nila, what they think about what is true, will change. We are offering a new story. And what I like about the story is its theme, finding your truth, finding your authentic self. Lalo pa sa panahon ngayon na mahirap magsabi ng totoo dahil natatakot ng masaktan, or kaya ba talaga nating magpakatotoo? The best gift you can give someone is honesty. Kaya masakit pa yan, or ikagagaan ng loob niya, or ikasasaya niya, honesty should be number one. Sa kahit anong relationship. Tsaka these days, parang napaka-refreshing ng word na honesty. Ibang-iba na yung mundo ngayon. And parang pag inisip mo yung word na honesty, parang it sounds so avant-garde. Pero napaka-basic, napaka-simple. Mm-mm. Hindi dapat ginagawang komplikado. Ang honesty. Yeah. Ang truth. Mm-mm. Masaya ka. May nagpapasaya sa'yo, no? Malapit na po, July 26. Sana sabay-sabay tayong manood. On our first day. Finally Found Someone on July 26 in cinemas nationwide. Directed by Ted Boberol. Under Star Cinema and Viva Films. Finally Found Someone. Sa aking mapapang-asawa, kailan ka ba narating? Teka lang. Anong pecha na? Oh, ito na ako. July 26 in cinemas. Mga kapamilya, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for exclusive videos of Finally Found Someone. And for more exclusive videos, just click the I button.